Talaga ng bahay niyo. Oh. Magata? Ayan, meron na namang mga, ano? Oh, yung, ang ano nyo, ang window nyo, ang dumi-dumi. Linisin nyo to dito. Ang kalat ng kwan. Ano nyo, ang kalat. Oh, yung Jimmy, mga upos pa ng sigarilyo. Wala naman lang. Ay! Hoy, ang CI nyo ang dumi! OMG! Pirinisin nyo yan, Diyos ko. Nakakaano kayo. Ginawa nyo ng tambakan yung ano nyo, CI nyo, oh. Nagagalit si Sir Paul dito, may ano, dumi-dumi yung bahay nyo. Isang magandang araw, mga kababayan. Once again, this is Madam Yula, ang inyong madamdaming lokotera. Dito yung ngayon, huli sa bahay ni Angelica at ni Buninay. Kasi meron tayong uling ihatid, ipahatid na tulong mula sa kanilang sponsor. Kumusta kayong dalawa? Okay lang po. Kumusta ang school, pag-aaral? Okay lang naman po. Tapos na ang first grading. Kumusta naman ang grades? Pasado? Nakita yun naman ang grades ko. Hindi pa nakuha ang grade? Ah, kasi ito lang, walang problema kasi ito. Ito, kumusta ka naman? Ang grades mo, nakapag... Hindi po rin nakita pa. Pero nung nag-exam kayo, sa tingin... Nung nag-exam ka, okay naman? Nasagutan mo yung mga tanong? Ha? Anong, ang sabi ni nanay, may nagsabi doon sa'yo na kailangan marunong kang mag-English? Magbasa po ng English. Magbasa ng English para i-accelerate ka nila. Sa grade teacher ko po. Kasi idiretso siya ng grade 4 sa eksaktong edad niya. Kasi sa ngayon, si Angelica ay grade 1. Grade 2. So, kung marunong na siya magbasa ng English, i-accelerate siya to grade 4, which is papuprate sa kanyang edad. So, kaya ba? Nag-aral ka ba ng English? Nagbasa? Magbabasa po. Ngayon po, hindi mo po English. Tantigan pa lang po. Sabi ng mam ko, pag na basa ko po na lahat, kukuha na hulit ako po ng maraming basahin. Ah, so sa ngayon, magpantigan, nireview ka nila sa pantigan. Para, kasi mas madali pagpantig-pantig muna, tsaka yung ano na, kasi magsasawa ka, mag-start ka na sa English. So, nagtuturo sa'yo si teacher? Opo. Tinuturoan mo pa rin siya, may Buninay? Di na. Pag nandito po siya, minsan, pagka may pinapatingin po siya sa aking assignment niya sa mga ano-ano sa school. Sa ngayon kasi, galing ka, di ba? Galing kayo doon sa Ulingan? Hindi po, sa bundukan po, sa ate ko po. Ah, sa bahay ni Allen. Kumusta naman ni ate mo? Okay naman po. Nag-work na si ate? Opo. Ano nangyari doon si ate? Buntis na, hindi pa? Hindi po. Hindi pa nabuntis? So, kumusta naman kayo doon sa bundok? Okay naman po. Kaya po pupunta ako doon kasi pag tuwing wala po akong baon, pupunta ako doon. Binibigyan po ako ng kapatid ng asawa ni ate para may pambaon po ako dito. So, sila nang nagbibigay sa inyo? Binibigyan niya po ako. No? Bakit hindi na? Bakit? Kaya tanong ko lang. Kasi dito yung bahay niyo. Ang ganda-ganda ng bahay niyo. Ang laki-laki. Bakit di kayo nakatira dito? Bakit doon kayo nakatira sa bundok? Nagtatrabaho kasi yung papa ko ho doon. Kasi si papa mo doon nagtatrabaho, nag-uuling. Hindi po nag-uuling. Kuya ko po doon nagtatrabaho. Anong trabaho nila doon? Gagapak. Ah, nag-gagapak na ng tubo? Gapak na ba ngayon? May harvest iba na. Iba po. Ah, nagagapak. Ano nagagapak na ng tubo, mga kapatid niya, tsaka si tatay daw, kaya doon sila. Kasi ang bahay niyo, parang haunted house, walang nakatira. Pero pag may school, dito ka nag-aaral. Dito ka nag-stay. Pina-stay po dito ang kuya ko po. Tsaka mga kapatid mo dito din. Nag-stay po dito. Pero ang bahay niyo ang dumi-dumi. Nakakalimit-limit lang po ng ate dito. Nagdumi ko kasi kawa ng mga kuya ko. Ang dumi ng bahay niyo. Alam niyo ba may pakonti si Sir Paul ngayon? May pakonti siya na pinakamalinis na bahay. Makakatanggap ng...
Okay. Ng premyo. Alam na rin yun ng tatay. Eh kasi para ang ginawa yun ni Sir Paul para ma-encourage kayo na maglinis ng bahay. Mapanatilihing malinis ang bahay. Kasi ngayon nakikita ko na naman madumi na yung bahay niyo. Bukas ba yan? Lock. Bukas. Yun ako nga, buksan mo. Oh, ang dumi na naman ang bahay. Ang dumi na naman ang dingding niyo. Oh. So, ayaw, wala na naman kayong, hindi na naman napagagaan yung bahay nila. Ayaw, yung bahay nila, ang dumi-dumi na naman. So, ito mo yung dingding niyo. Oh, ang dumi na naman. Oh. Nung last ating, di ba kiniskis niyo yan? Dilinis niyo? Noon po, nalinis po kami. Kiniskis po namin yan. Kaso, hindi na ho talaga matanggap. Natanggal yan. Ako kaya kong tanggalin yan. Sabi ko ng papa, pipinturahan na lang daw. Hindi yan pintura ang kailangan niyan, linis lang. Kasi gusto niyo tatay mo, madali ang trabaho. Iano agad, pinturahan agad. Pwede linisin yan eh. Kayang-kayang linisin. Hindi ba natanggal? Ayan. Tsaka pag mamitulo-tulo naman dyan, pwede niyo naman punasan yan mamaya. Di ba? Diba? Kasi ano lang naman yan, mark lang yan ang ano. Putik lang yan. Putik-putik lang yan ang mga kamay-kamay nyo. Ganun lang siya. Hindi na kailangan pinturahan. Sabi ni tatay, pinturahan daw ng ibang kulay. Hindi. Linis lang yan. Sige, gawin mo nga. Hindi, ilan mo diyan mo konti. Dinan mo konti para matanggal. Diba? So, diba natanggal siya? Ano rin ito, ha? Ayun, maraming mark na lang. Oh. Di ba? Matanggalin siya. Tapos, pati yung likod. Ayan. Para walang mga mark-mark. Oh, may mga mark-mark. Ha? Sige. Punta muna tayo sa banyo para... Medyo... Ngayon, kuskusin mo na siya. Saan yung sabon? Kunin mo nga yung sabon ba yung yellow na ano ba? Diba? Natanggal yung ano? Tapos, pati yung loob. Ganyan. Para di kayo mandiri, mag-umupo dyan. Siyempre kahit sino pag madumi ang bowl, mandidiri ka talaga umupo. Hindi ka ganyan. Ayaw mo umupo dun sa bowl kasi madumi. O, diba? Linis. Ganyan lang. Oh, very good, Angelica. Ayan, si Angelica na po. Pwede linis mo yan, ha? Tapos yung mga brown pa konti dyan. So, lagyan mo lang yan ng Zondrox, be. Para matanggal yun. Ha? Babaran. O, babaran lang yung mga... Ito, be, o, be. Ganito pala dito, be, no? Ayan, lagyan mo lang siya ng Zondrox. Kasi matatanggal yung mga... Brown dyan. Ano yung bahay niyo? Oh! Bata? Ayan, meron na namang mga... Ano? Oh, yung... Ang ano niyo, ang window niyo, ang dumi-dumi. Linisin niyo to dito. Ang kalat ang... Ano nini? Alo, ang kalat! OMG, may mga upos pa ng sigarilyo! OMG. Ha? Wala naman lang. Ay! Hoy, ang CI nyo, ang dumi! OMG. Rinisin nyo yan, Diyos ko. Nakakaano kayo. Ginawa nyo ng tambakan yung ano nyo, CI nyo, oh. Magagalit si Sir Paul dito, may ano,
dumi-dumi yung bahay nyo. Marami ko. Grabe, dumi talaga ng bahay nyo. Hindi na yan maayos. Yung upos ng sigarilyo na sa kwarto ang dumi-dumi, ang dami-dami. Pagkasabi kay Rolly pag nagsigarilyo siya. Ha? Saan yung? Si Rolly na. Oh, ang upos yun, inano? Grabe. Ha, pagkasabi sa mga kapatid mo, hindi na nakakatuwa yung ginagawa nila. Upo kasi yung mahilig yung maningarili dyan sa upo pag hindi yan, binababoy nyo ang ano, binababoy nyo ang bahay na binigay ng sponsor sa inyo. Hindi pwedeng ganyan. Kasi ano, nakakadismaya. Kawawa naman yung mga sponsor na gano'n sa... Alag, porkit binigay na sa inyo, hindi sabihin na, hindi nyo, sa inyo na, hindi nyo na pangangalagaan. Kasi binigay sa inyo yan, pangalagaan nyo din, bilang pasasalamat. Sabihin nyo yan sa kuya mo, ha? Nandito si madam, nagalit. Sabihin mo, nagalit si madam, pumunta dito, nakita ang dumi-dumi ng bahay natin. Ang dumi, ha? Diba tinuro ko, diba, yung sabon lang? Sabon na may Zone Rox, ni ganun, ano nyo lang yan, pamunas lang, matatanggal yan. Das nalinis po niya ano. Nandito pa yung tinutos ko, yung pa yun, last. Pero nag-ano rin po yata. Nandito si Ali nung nakaraan na ano. Nandito si Ali, naglinis siya. Eh ngayon ho, dumumi ulit. Gawa ng mga kuya nila. Kasi wala kasing disiplina bawat isa sa kanila, madami. Kaya kawawa naman din yung maglilinis. Di ako nung ako nagkahawak dito, di ba, nag-broke up na yun pa kunti-kunti. Di ba, eh nung ano naman, nung inano nila ako, Inibig ka. Sinik ko. Inalbo ka. Wala na naman. Oo. Oh, dapat kasi talaga meron ditong babae sa bahay. Kasi, ay hindi ah, kahit lalaki, kung malinis talaga sa bahay, hindi naman yan, ano, si Sir Paul kasi kailangan namin yan, malinis talaga yan sa bahay. Ako talaga maano din ako sa bahay o si ako malinis wala so ko malinis sa bahay. Mga alam lang nila kasi gumamit ng malinis, magtambak, magano, agis dito, agis doon. So dapat dapat maglinis kayo ng bahay dito, Angelica. Ha? Sabihin mo sa mga kapatid mo mga lalaki na maglinis, hindi mo kasi si Angelica babae siya lang, maliit lang siya, ang liit niya. Babae pa siya pang pinakabunso tapos siya lang maglinis at niya kaya talaga to. Sabihin mo kay Kuya Rolly mo na maglinis kayo, ha? Kahit kung mag-igib, hindi siya na doon. Hindi yun na-igib dito. Hindi pwedeng ganun. Kaya si Tito Marlon pa po nag-iigib. Ito si Marlon? Opo. Ay, hindi pwedeng ganyan. Kasi, dapat siya ang kuya, dapat mag-ano siya. Yun lang din kasi si Rolly din eh. Ano din si Rolly eh. Dapat ano kayo, mag... Tulong-tulong. Kanya-kanyang toka. Kasi itong bahay na to, hindi lang to basta binigay sa inyo. Pasalamat kayo. Kayo ang pinakamalaking bahay na binigay ni Paul. Dalawang kwarto. Tapos nung nandun pa kayo sa ilog dati, nakita ni Paul yung sitwasyon nyo. Kaya binigyan kayo ng pinahon kayo ng mga sponsor. Nakita ng mga sponsor yung pangangailangan nyo. Tapos ngayon, makita ng sponsor, oh my God, ang ito nang... Kailan lang ito ginawang bahay nyo? Lately lang to, ha? November. Oo. Tapos one year na ngayon. 1 year lang. 1 year pa lang to. Ito na, ganito na ang itsura ng bahay nyo. Ang dumi-dumi na. Nakaka-dismay. Dapat, anuin mo yan, Angelica. Sabihin mo sa mga kapatid mo. Ha? Tulong Marlon, tulungan mo rin si Angelica pag maglinis kayo dito. Yan kasi, na naman ang po, naglilinis dito eh. Oh, sino pa yung mga maliliit? Sa pa yung naglilinis? Kasi Tito Uday. Yung doon kanina kayo. Ay, Rodel. Siya lang naglilinis dito. Yung iba wala. Siya yung nag-ano dito. Kaya dumi-dumi ng bahay nyo. Nakaka-ano. Pwede i-brush lang yan ng sabon eh. Nakaka-ano. Pero yan. Tsaka ano. Hindi naman to ano ha, pinapagalitan kita. Narinig ko kasi na sumasagot ka. Okay lang naman sumagot, pero huwag mag sobrang sagot na. Ang mga nakakatanda sa'yo, dapat
Marunong kang respeto. Kasi nakaka... Alam niyo yung gaba? Alam niyo yung gaba sa Tagal, sa Bisaya? Kasi gaba yung... Karma ba? Karma. Oo. Oh. Nakakarma yun, yung ginagawa niyo sa mga matatanda. Sinasagot-sagot mo, may minumura-mura niyo. Ano yun? Nakasama yun sa'yo. So, pag pinagalitan, kung sumagot man, sumagot ng tama. Ha? Huwag mo nang dagdagan ng murahin, magmura-mura pa. Ha? Normal lang naman, natural lang yan, na meron talagang magkaganon. Kasi ako nga, tsahin kong ano, grabe din mag-ano yun, pinapagalitan ako. Ano yun? Feel ko nga, ano yun? Siya kasi nagmi-minopause yun, nung baliit pa ako, nagmi-minopause pa siya. Pag minopause na, mainit daw ang ulo ng ano. So, ako lagi nakikita niya. Kadawi ko na, kadawi ko sa bahay, ako pinapagalitan. Pero yung, ano man siguro, nasa sayo yun, wag mo na lang pansinin o kung ano man. Kung sumagot ka man, kung dapat nasa katuliyan ka talaga, sumagot ka, pero sa ayos, huwag kang magmura. Bad yung magmura, ha? Bad yung magmura. Bawal yung, lalo na pag matanda ang mumurahin nyo. Ano yun? Bad yun. So, ayan. So, ngayon, nilito ako kasi may pinadala nga si sponsor para sa inyo, ha? So, para sa allowance ninyo. Ito yung bigay ni si sponsor para sa inyo. So, ito yung sayo, Baninay. Buninay. Ito sa'yo, Angelica. Tapos may dinagdag siyang 200 para sa birthday niya daw sa'yo, ha? Tapos, anong gagawin niyo dyan ngayon sa pera niyo? Mabayad sa utang. Kasi yun nung wala pong, umutang po sa tinda ng pambaon. Ah, so yan. Pambayad nyo din. Tsaka pang Christmas party. Christmas party na po sa Monday ata. At least tamang-tama meron na pinadala yung sponsor para sa inyo para magamit nyo, ha? Tapos mag-aaral lang mabuti, ha? Huwag kalimutan, maganda yung suggestion na, maganda yung offer ng teacher sa'yo. Dapat anuhin mo yun, i-grab mo yun. Sinabi niyang pag matuto kang magbasa ng English, i-accelerate ka niya, i-move ka niya sa grade 4. Maganda yun. So, i-grab mo na yun kasi minsan lang yung ganyan, nag-offer ang school na i-accelerate ka pag magaling ka ng marunong ka magbasa. So, nagsikap ka ba mag-aaral, magbasa? Nagbabasa po ako yun. Sa school, bawat tinuturuan ka ni teacher. Pagigihan mo pag-aaral mo, ha? Tapos, pagigihan nyo rin na magandang grades nyo para matutuwa lalo si sponsor. Kasi si sponsor, sabi naman niya, kung okay na lahat, ipagpatuloy niya talaga yung ano niya. Baka dagdagan niya pa yung ano niya. Malay natin, di ba? Yung tulong niya sa inyo, sponsor, allowance ninyo. Ha? So, sa ngayon kasi medyo may ano pa, di pa kasi, alam niya naman, di ba? So, ngayon, ang dapat gawin, mag-aral lang mabuti, tapos baka magpadala ulit si sponsor this month. Kasi yan, para yan sa November yan, di ba? So, magpadala siya para ulit sa December. So, baka pagbalik namin, iyan ako sa inyo, ha? Tapos, Angelica, Marlon, nag-aaral din si Marlon, di ba? Opo. Marlon, magdinis kayo dito, ha? Sa bahay, ha? Tapos, si ate nagtatrabaho, nagbibigay si ate ng pang-ano sa inyo? Hindi po ako nakakasahod. Hindi pa nakakasahod. So, ba nagtatrabaho si ate? Doon po sa Lemery po. Lemery, ano tidaan? Trabaho niya doon? Pagbabantay po matamantad. Matanda po. Nagbabantay na matanda. Sinayang niya. Basta kasama lang po sa bahay kayo. Ang ganda sana ng buhay niya dito. May sponsor siya. Paglaki niya, budalin niya sa Germany. Tapos, sayang, no? Gusto nang... Kaya ikaw, pag-ayos mo yung pag-aaral mo, ha? Buninay, mag-aaral ng mabuti. Kasi sa'yo, yung sponsor niyo, may plano siya sa inyong dalawa. Ha? So, mag-aral ng mabuti, huwag kalimutang magdasal, magpasalamat, tayimang sa mga nakakatanda, at huwag sagot. Ha? Chilika? Ha? Bad talaga yun, nakakagaba yun, yung pag sinasagot-sagot ka. Ano na, kung magpagalitan ka man, para din yun sa inyo yan, or, yan yun na lang. Ha?
Huwag niyo nang pansinin kung ano. Basta wala kayo sumagot. Kasi masama niyo pag sumagot ka na. Lalo na pag lalo na pag mumurahin mo, makasama na talaga yun. Ha? So yan mga kababayan, sa sponsor ni Angelica at saka ni Boninay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtulong sa kanilang dalawa sa pag-sponsor. Maraming salamat po sa ating mga sponsors na walang sawang tumulong at nagmamahal at sumusuporta sa aming adhikain at ang aming gawain sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa ating mga kababayan na sa laylayan. Maraming salamat sa aking mga viewers at subscribers to spread the good news, spread good vibes, spread hope to other people. Maraming salamat din sa aking mga kasamahan sa BB Team at sa ngalan po ni Bugong Behero at sa lahat ng kasamahan namin sa Bugong Behero Team. Maraming salamat at isang magandang araw sa ating lahat. Bye-bye!